Gabi na ako natapos sagutan ang lahat ng assignment ko para bukas. At dahil medyo maaga pa at para makapag-relax ay naglaro muna ako ng paborito kong laro sa PS4 na The Last of Us. At habang nasa kalagitnaan ng laro ay may narinig akong mga yabag papalapit sa kwarto ko. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa pintuan kaya naman ay nagulat ako nang may nakita akong anino ng taong nakatayo sa harapan nito. Kasabay nun ay sunod-sunod na malakas na nagabog mula sa pintuan. Matulog ka na, sigaw ni Papa, habang sinisermonan ako at pinapatigil sa paglalaro. At sa sobrang pagkawili ko ay hindi ko napansin ang bilis ng takbo ng oras. At sigurado ako na lagot ako bukas dahil maaga pa ang pasok ko. Humiga agad ako at hindi ko na hinintay na pasukin niya pa ako. Pinikit ko na din agad ang aking mga mata nang mapansin kong umalis na si Papa sa harapan ng pintuan. Nagising ako mula sa isang malakas na lagabok mula sa pintuan at sigurado ako na hindi magandang balita ang dating nito. Sinilip ko agad ang orasan sa gilid ng higaan ko at tama nga ang hinala ko. Tinanghali na ako ng gising at kailangan ko na magmadali dahil kalahating oras na lang ay darating na ang service ko. Lumabas na ako ng kwarto at dumiretso papuntang kusina para kunin ang bagong init na tubig na ginagamit ko sa tuwing maliligo ako ng umaga. Pero wala doon na paulo ang tubig si Papa dahil naubusan na kami ng gas. At dahil malapit na akong malit, ay wala na akong ibang nagawa kung hindi maligo sa malamig na tubig at yun ang ayaw na ayaw ko. Tanda ko pa ang sabi sa akin ng mama ko na ang unang buhos lang daw ang malamig at ang pangalawa ay hindi na. Nakakatawa man at alam ko ang ibig niya sabihin pero tinapong ko na lang ang unang buhos at binuhos ko na ang pangalawa sa katawan ko.